Hello, so welcome to Travel Michigan UTV. And for today's vlog, magre-react tayo sa pinakabago at pinakaunang alcoholic drink ng Coca-Cola Company. Check this out. Hello guys, so my name is John and nag-work ako sa isang international cruise ship or an Italian cruise ship for 7 years. So nag-work ako as a bar waiter for 3 years and nag-work ako as an assistant bartender for 4 years. Of course, bilang nag-work ako sa bar, marami na rin tayong alam tungkol sa mga drinks, mga international drinks and other beverages. So ayun nga, ngayon, titikman natin itong pinakabagong alcoholic drinks ng Coca-Cola or pinakaunang alcoholic drinks ng Coca-Cola. So meron silang tatlong variant dito sa atin sa Pilipinas at sa Japan ang nakita ko or na-research ko, meron silang apat. So meron tayo nitong honey lemon, signature lemon, at devil lemon, lemon dew. So ang na-research ko rin yung base liquor niya is a Chuhai. Chuhai ang, ewan ko kung tama yung pronunciation ko, pero isa siyang traditional alcoholic spirit sa Japan. So ngayon, dahil nga itatry natin ngayon, bibigyan natin ngayon ng reaction by level. So meron ang honey lemon kasi meron siyang 3%, I think. Yeah, 3%. Tapos ito, signature lemon, meron siyang 5%. At itong devil lemon, meron siyang 9%. So guys, simulan natin nabuksan itong honey lemon. Okay. So guys, uno kong isip talaga sa drinks na to ay yung vodka lemon. Kasi yun yung usually na in-order ng mga Europeans pag may party. So, this drinks is usually served in a highball. Yung highball glass, tall glass yun, tawag doon. Pero, kasi wala dito, wala akong basong beer na malaki dito sa bahay ko, dito sa kabila. And, ayun, ang gamit natin ay shot glass na beer para kita nyo yung kulay. Ayan. So, kung napapansin nyo, medyo clear pa rin siya na medyo malabo. So, tikman na natin siya. At meron tayo dito ng crackers pang pulutan. Let's go. Okay. So, parang ano lang siya. Parang minum ka lang ng juice. Halos walang alcohol na mararamdaman dito sa honey lemon. At malalasahan mo yung honey kagad pagka ininom mo. And of course, yung lemon flavor. So, ayun. Masarap naman siya. Pwedeng-pwede ito sa mga legal age na kabataan. So, para siyang isang party drink. Sarap siya. So, ang susunod natin is signature lemon. So, ito is 5%. At gusto natin siya. At tayo mag-ASMR dito kasi dalawa yung mic ko. Ito, tsaka ito isa. Alright. So, guys, 2 years na nga pala ako hindi nakakasampa sa bar ko. At medyo namimiss ko na rin ang work sa bar ko, pero may isa kasing opportunity na nagbukas na hinihintay ko ngayon. So, maraming best na akong tinatawagan sa bar ko, pero hindi pa rin ako nag-go kasi hinihintay ko talaga yung isang opportunity na yon. At saka ko na lang sasabihin kapag nandun ako at gusto kong magtuloy ng vlogging pagka nandun ako. So, itong signature lemon, mas malabo siya kesa dito sa honey lemon. Try natin. Okay, so itong signature lemon, dahil nga 5% ng alcohol niya, medyo malalasahan mo na yung sipa ng alcohol and mas lasa mo yung dinurog na lemon.
Kasi nga yung lemon juice, para siyang crush na lemon na sinamahan ng infused na spirit. So, ayan. So guys, normally talaga may yellow siya. So, kung gusto niyo namang walang yellow at chilled siya, ice lang. So, ayun na nga signature lemon. Isa pa nga. So, ayun nga, hinintay ko yung pagkakataon na makapaggawa ng vlog tungkol dito kasi nga wala akong time before. And para mas authentic yung reaction ko tungkol dito sa drink na to. But normally, ang brand ko is brandy or whiskey. So, doon tayo sa medyo matapang yung kaya tayong paglaban. No? Pero sarap. Sarap. Parang, ano, medyo matabang kasi eh. Ang honey lemon, mas matamis-tamis siguro ng konti. Pero hindi talaga matamis. Kumbaga, sakto lang yung tamis, pero ito medyo matabang. So, dito naman tayo sa Devil Lemon. So, 9% yung alcohol content niya. Okay. So, nabili ko to sa isang mart dito sa lugar na to, sa 13. At dinala ko pa siya sa Maragon doon. Akala ko makakapag-vlog ako doon, pero hindi pa kasi ayos yung aking kwarto. So, aayusin po yung kwarto ko para makapag-vlog ulit ako. At medyo maingi kasi yung aso sa kapitbahay. So, ayan. Ito yung Devil Lemon. Sorry. So, ayan. Medyo malabo rin siya. Parang kakulay din ito, no? So, ayan. Try natin. Ayun. Mas ano, mas matapang lahat. So, dahil nga 9% siya, para kang minum ng dalawang beer na may 4% or 5% na alcohol content. Sarap. Siguro mawiwili din akong inumin to kapag ka meron akong kainuman na ang gusto ay mga beverages na long drinks katulad dito. Pero mas masaya kasi ako pagka ang iniinom ko ay brandy or whiskey. That's why ang lasa ko sa kanya ay medyo maalat-alat kasi meron siyang salt. Sugar. Okay, lahat sila may salt. Kaya ang lasa ko talaga sa kanya ay medyo maalat-alat. So, all in all, as an assistant bartender, masasabi ko na masarap naman siya. Kumbaga, kung tatangkilikin siya ng mga Pilipino, siguro mag-i-stay ito dito sa atin. Pero kung hindi, baka ma-face out na rin. So guys, bago pa ako malasing, magpapaalam muna ako, no? So guys, don't forget to subscribe and like and share my video. And ayun, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-inom ngayong gabi. So maraming salamat po. Ciao!